1, 2, 3, come on! Hi guys! Guys, gusto ko lang po i-tackle for the night yung medyo nakakapangamba na nangyayari sa atin dyan sa Pilipinas. Actually, hindi lang sa Pilipinas. Worldwide na po yung nangyayari na nagkakaroon ng lockdown. So, even dito po sa amin, wala na po kaming pasok kasi lockdown na po kami. Nagsara na po yung mga businesses or yung mga kumpanyang pinapasukan namin o pinagtatrabahuan. And alam ko po na nangyayari din dyan sa Pilipinas ngayon na marami po sa atin patuloy pa rin po na pumapasok sa trabaho. Yung iba naman po ay patuloy na nag-iipon or nag-iimbak na makakain nila sa bahay. Guys, naiintindihan ko po na syempre gusto po nating isalba yung buhay ng mga pamilya natin o kanya-kanya nating pamilya. Pero sana po kung bibili naman po tayo sa grocery store, sana po maisip po natin na magtira naman po para sa mga taong gusto rin pong magtabi para sa pamilya nila. Sana po magtulungan din po tayo na isipin po natin na hindi lang naman po tayong gustong makasurvive. Sana po magtulong-tulungan po tayo kung kaya po nating ipamahagi po yung mga sobrang pagkain natin or may mga bagay po tayo na pwedeng i-share sa mga kapwa natin or kahit sa kapitbahay na lang po natin na malapit po sa atin. Para naman po kahit papano medyo makagawa pa rin po tayo ng bagay na mabuti para sa kapwa natin. Lalo-lalo na po sa panahon na ito, marami pong nangangailangan ng tulong. Pero syempre po, kung kaya naman po nating magkawang gawa, hindi naman po tayo pinipilit, pero para rin naman po ito sa mga taong nakapalibot sa atin, tumulong po tayo. And secondly po, gusto ko lang din po i-emphasize yung paggamit po ng pagbili po ng mga alcohol. Sana po yung alcohol na binili ng nakakarami dyan, may percentage po na madi-disinfect po tayo, mas magiging makakaiwas po tayo sa coronavirus. So guys, please help each other, lalo na po dyan sa Pinas. Tayo na lang po magtutulong, wala na pong ibang tutulong sa atin dahil lahat po ng bansa ngayon ay nangangailangan din ng tulong. Sabi naman po ni President Duterte na hindi tayo pababayaan o hindi kayo pababayaan dyan sa Pilipinas. At alam ko at naniniwala po ako sa presidente natin. Sana po sumunod na lang po tayo sa lahat ng pinagbabawal. Alam niyo naman po para sa atin lahat po ito. Lahat po tayo may tendency na mahawaan po ng virus na to or ma-infect po tayo ng virus. Sa kaalaman po natin, yung virus po na to, sa ngayon meron pong pinapakitang symptom sa iba naman po wala. Tulad sa Quezon City na panood ko po, na medyo puno na yung mga hospital nila. Isipin nyo po ang Quezon City, isa po yan sa may mga malalaking hospitals. Pero ano nangyayari po? Ngayon, masyado na pong crowded yung mga hospital. Kawawa naman po, paano po kung yung mga nangangailangan talaga ng tulong or yung naapektuhan ng coronavirus hindi madadala sa hospital dahil sa sobrang dami ng tao na nandoon or marami pong magkakasakit. Minimize yung pagkalat nito or makontrol yung pagkalat, lalo pa pong kakalat dahil po sa katigasan ng ulo ng iba. Magtiis lang po tayo, malalagpasan naman po natin to. Para po sa mga kababayan po natin na hindi po masyadong naiintindihan, magdasal po kayo. Idasal nyo na lang po na sana maliwanagan po yung lahat na itong bagay na wala pong may kagustuhan. Huwag na po tayo manisin ng kung sino-sino. Kasi kahit po magsisihan po tayo, wala rin naman po mangyayari. Kailangan lang po natin tibayan ang loob natin at lumayo sa mga matataong lugar. At alam ko naman po na kaya niyong gawin yun. Pang-apat po, hindi na po natin alam kung ano pa po yung pwedeng mangyari. Hindi rin po natin alam kung aabot pa po tayo next month or sa mga susunod na taon dahil sa mga nangyayari sa panahon natin. Siguro po, pinaka-best way na lang po natin gawin, gumawa po tayo ng tama. Para po mapatunayan natin na kaya natin maging leader, hindi man po sa bansa, kahit man lang sa sarili natin or sa bahay natin, sumunod po tayo. Para maipakita natin na mahal po natin ang bayan natin, lalo-lalo na po ang kapwa natin. Alam ko na nahihirapan kayo, pero kung gagawa ng mga bagay-bagay na hindi naman po makakatulong, para saan pa po yung ginagawa natin? Sabihin niyo po, katulad po nung iba nagsasalita na, eto po, meron po kaming panukala, ganto ganyan. Opo, meron po kayong panukala, may paniniwala, meron po kayong sariling talino.
Pero po yung tagisa ng talino or tagisa ng paninindigan, hindi po natin pwedeng ipaglaban ngayon. Kasi tendency po na ikaw mismo, mahawaan ka. Pag nahawaan ka po, paano po pag umuwi ka? Or yung makakasabay mo sa jeep pag uwi mo, hawaan mo, or nahawaan ka. Hindi mo ba naiisip na ang paglabas-labas mo dahil sa paninindigan mo na yan, mahawaan mo yung buong pamilya mo? Kung mahal niyo po ang pamilya niyo, kung mahal niyo po ang mga nakapaligid sa inyo, at naniniwala po kayo na kaya po natin lagpasan to, unahin po muna nating magtiwala sa gobyerno. Para maisip po nila kung ano pa po yung mga dapat nilang gawin. Nakikita naman po natin na ginagawa nila lahat. Iniisip nyo na hindi napupunta sa inyo o hindi kayo na ano ng tulong. Guys, be patient po. Adami po natin. Hintayin lang po natin. Lastly po, gusto ko lang po rin sabihin sa inyo na siguro kaya po nadadanasan po natin to. Kami pong bagay we need to consider. Kasi unang-una po, lalo na po sa mga taong hindi handa sa mga pwedeng mangyari. Yung mga taong hindi po nagtatabi or sabihin na natin masyado pong paggastos. Kaya na po maisip po natin na pag nalagpasan po natin to, marami pong pwedeng magbago. May isip na po natin magtabi, mag-save, mag-insure ng mga bagay-bagay for the security kasi hindi po natin alam o hindi po natin kaya basahin kung anong pwedeng mangyari kinabukasan. Lalo-lalo na po sa mga tao na nagsasabi na, paano kami? Sana po maisip nyo na lahat po tayo, kami man po, iniisip din po namin yun. Sana po naisip nyo po o naisip din po ng iba na hindi naman po kahapon lang nangyari yung virus. Bago naman po makarating sa atin, marami na po tayong news na naririnig na meron na po sa ganito, meron na sa ganyan. Sana po yung mga allotted days, nagtabi na po tayo, nag-secured po tayo ng mga bagay na kailangan natin in case. Kasi alam, naalala nyo po yung kwento ng mga langgam, ng mga bata po tayo. Na-realize ko po na tama naman po yun eh, di ba? Para po sa mga ibang tao na medyo nakakaligtaan na dapat pala talaga na nagtatabi tayo. Kasi sa oras ng pangangailangan, wala pong makakatulong sa atin kundi sarili lang po natin. Kung meron man po, katulad ngayon, lahat po yan nangangailangan ng tulong eh. Alam ko po, naiintindihan ko na gusto nyo pong tumulong. Kahit man po ako or yung mga kasama ko po dito, gusto namin tumulong. Pero yung point po, kailangan din po namin ng tulong. Gusto ko lang din po ma-realize ng mga kapwa natin or ng mga tao na sana noon pa, nag-ipon ka, nagtabi ka, para kung ano man yung nangyayari ngayon, meron para sa pamilya mo. Guys, sana maging lesson to sa lahat. Kasi hindi natin alam kung kailan pwede maulit to. Pero tatandaan nyo, huwag na huwag nyo kakalimutan, magdasal. At maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po may natutunan kayo kahit papano.